Hey guys, I'm back with another video. So, kung bago kayo dito, kaya na pinapanood niyo na ako, kilala niyo na ako. So, I'm Christine sa mga bago. So, wala namang specific na mga style ng video yung ginagawa ko, basta kung yung mga gusto ko lang. So kapag gusto niyo pa ako makita, please comment anong klaseng video ang gusto niyo makita, kung gusto niyo yung eye look ko ngayon, kung gusto niyo makeup o gusto niyo ng makeup tutorial sa mga ibang videos ko. Comment down below kung gusto niyo and hit like. Please subscribe. So let's go to the sa video. So ngayon ang gusto kong pag-usapan is mental health. So actually sa Pilipina ako, so alam ko yung parang sa atin sa mga Asian in specific, para sa atin mental healthness is parang something na nakakababa, yung hindi accepted sa atin, hindi natatakot tayo na hindi siya recognized na sakit, na kapag na-depress ka, well, walang ginagawa sa'yo, di mo alam kung saan ka pupunta, ganun, sa mga doktor. Kasi, di mo rin pwede magsabihin sa mga pamilya mo, normally, kung mag-ano. So, ako, recently, na-diagnose ako ng depression. For some family problems, like, ganun. Actually, akala ko nun, sad lang ako, pero, hindi naman, ang depression, hindi naman siya, yung lagi ka lang, you're just sad, hindi naman ganun yun eh. Mas mga complicated siyang, kung feel mo talagang yung down na down ka na hindi mo na kayang tumayo, it's yung parang option mo na lang is yung mawala ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo, kung paano ka mag-move on, paano ka, kahit anong gawin mo, feel mo, mag-isa ka lang, ang pinaka, yung pinaka first step is to recognize it, yung, alam, yung ano, yung, na, talagang alam mo na yung kaling nararamdaman mo. Pero, di mo naman alam na ano, pero, mas maganda is, talk to someone, just one friend mo na talaga na alam mo na susuportahan ka, kahit ano, just papakinggan ka. Yung papakinggan ka with no comment, tapos, seek help. Sa doctor, something, basta special yung sa mga doctor, pinaka-importante sa doctor muna na, sabihin mo na, kung yung nararamdaman mo, kung na-experience mo, kasi sila mas alam nila, nag-aral sila. So, then, tapos, yung parang change something in your life, sa daily life mo, kasi lalo na tayo mga bata, mga teenagers or late early 20s ganun, is sobrang hirap natin mag-transition sa mga bagay, lalo na mga teenagers, hindi natin alam kung we're adult enough or bata pa ba tayo, hindi natin alam, basta we want to try something. Yung parang di natin alam kung anong gusto natin gawin. Tapos yung mga, syempre matatanda sa mga buhay natin, na sabi nila, parang contradictory lahat ng sinasabi nila. Tapos yung studies din, napagkatapos mo ng high school, college, tapos college, work. Parang pag walang work ka, paano kung di mo alam kung anong gusto mong pag-aralan? Paano kung talagang di ka na pumapasa? Change something, yung parang gumawa ka something na hindi mo normal ginagawa, na magbasa ka ng libro or maghanap ka ng hobby mo, pero wag kang pumunta sa mga drugs, alcohol, ganun, kasi mas lalala yung yung pakiramdam mo. Ginamit ko yun, I think months and months ako lagi akong umiinom nun na excessive. Hindi ako uminom nun, basta nagumpisa na ako, tapos tuloy-tuloy na ako, so para mas bumagsak yung ko nun. Tapos, yan. So, ang mas maganda is yung basta kausapin mo yung mga close friends mo, family mo, na
explain mo sa kanila kung talaga yung kung anong kailangan mo, kung anong mga ano mo. Tapos kung hindi nila magets, basta, ano, just trust mo yung sarili mo na kaya mo. Kasi, isipin mo na lang, kailangan mong isipin na hindi ka nag-iisa. Gusto ko lang gawin tong video na to kasi gusto ko rin sabihin para sa sarili ko na hindi rin ako nag-iisa, na may mga marami rin mga Asian na ano na, mga na ganito yung pinagdadaan na hindi recognized or parang tinatago mo na lang tapos di mo alam po rin ginagawa. Yung sa tingin mo, wala ka ng tulong na sad ka lang. Ganun. Basta, seek help pag kailangan mo yung parang huwag mong isipin na yung e-end po na yung life mo, lahat ng ganun, o kaya magda-drugs ka na lang kasi yun yung nagpapasaya sa'yo. Kasi actually, sa umpisa, masaya. Sa umpisa, masaya. Pero kunti-kunti nun, parang ano na, yun yung kinakailangan mo, tumatakbo ka na dun, kaya dun na-addict ka na, kasi hindi mo na nararamdaman yung nararamdaman mo nung una nung nagtitake ka. Na yung saya, yung ano, yung parang nawawala ka, hindi mo na inisip. Kasi tumatas yung tolerance mo, tapos yung katawad mo, mas nasasanay, tapos mas hinahanap niya yung mga ano na yun, na hindi niya na binibigay sa'yo yung ano mo. So mas na babaon ka sa addiction na yun. So mas maganda is something healthy. Ako, nung nag-stop ako ng ganun, tapos ngayon, dahil na-diagnose ako, talagang diagnose ako, and I'm seeing doctors, I'm seeing psychologists, I'm grateful na may mga kaibigan ako na naiintindihan nila na kahit yung lagi na lang, naiintindihan talaga nila yung nag-open up ako sa kanila na hindi sila nag-comment, basta pinakinggan lang nila kung ano yung nangyari ko, kung anong kaya nilang gawin. I'm really thankful sa mga kaibigan ko na, I mean, isang post ko lang na hindi naman sa ano, pero parang indirect post ko. Tapos kung ano naramdaman ko is, andun na sila. Yung alam, yung so, message nila ako agad na pagpe-pray nila kung hindi kang religious. Okay lang sabi nga, pagpe-pray ka nila kung kaya, kung basta kung may kailangan ako, mayroon sila. I mean, yung reassurance lang na ganun, kahit hindi ko sabihin yung, alam mo yung feeling mo na, kasama pa ako kahit yung wala akong makausap. Kasi, weekends lang umuwi ang mama ko. So, parang, so weekends lang kami nagkikita. So, nandito ako palagi, mag-isa lang ako. Kasi, parang nandidepress ako. Ayoko makipag-usap sa kahit kanino. Basta, yung ginive up ko lahat, I used to love reading. I used to love reading. Yun yung ginagawa ko buong araw. Ngayon, hindi ako nag-open ng 2 years na ako hindi nag-open ng book. Kasi, it's something na parang nawala na ako ng gana, kahit wala na akong ganang kumain noon. Talagang, wala akong ganang mabuhay. Talagang pinapaano ko lang yung mga bagay. So, ganun. Tapos, nag-binge eat ako. Tapos, hindi ako kakain. Ang hirap ng ganun. So, mas maganda is yung seek help. Tapos, alam mo, nandyan yung, ano, tapos, nandyan yung mga friends mo, family mo, kung, kasi, ano, sila yung matatakbuhan mo rin lang, sila yung mas kilala ka, mas ano ka, pero, alam mo na, sarili mo, na gusto mong tulungan yung sarili mo, una muna yun, dapat yung, ano yun mo, na, gusto mong tulungan yung sarili mo, kasi, kung wala kang, hindi ka mag-effort, wala din lang na, kahit tulungan ka ng mga doktor, kahit sabihin nila kung ganito mo, tapos mga psychologist mo, mga kaibigan mo, tinutulungan ka, mga family mo, tinutulungan ka na, sabi na, lagi kang, na, there's more, there's a whole world out there, na, there's something good, there's something nice. Kung di mo sutulungan yung sarili mo, hindi mo sasabihin na, kaya ko, wala rin balo, wala lahat yan. So, ganun. Tapos, ano, ako, actually, natapos na ako mag-aral, nag-bacharato ko, para siyang bachelor degree, ganun. So, ngayon, yun. So, tapos, ako, kasi, nag-decide din ako mag-gumawa ng YouTube videos, kasi, I want to do something new. Kasi, hate ko yung pinapunod ko yung sarili sa isang video na maalalaman ko na magkikita ng mga ibang tao. Nahihiya ako, parang
I feel insecure pa sa body ko, yung body insecurity na yung kasi mataba ako, kasi ganun, yung parang masyado akong maputi, masyado akong ewan ko na ganito, may stretch marks ako, yun talagang nag-combine yun sa mga masamang stress ko, tapos sa depression ko talagang nag-ano, kaya yung pagkain ko is sobrang abnormal na minsan daw ako kain ng nothing, wala akong kakainin, hindi ako inom ng tubig kasi feeling ko taba-taba ako ganun. Tapos feeling ko tapos mas dumadagdag yun sa ano mo kasi wala kang energy sa walang ano tapos mas nade-depress ako, nade-depress na bababa ng bababa. So yun. Tapos ano, nag-umpisa rin ako mag-makeup. Ay dati hate ko mag-makeup yung parang so kung hindi maganda yung makeup ko kasi nagkaka-umpisa ko lang mag-makeup. So yun. So nag-umpisa rin ako mag-makeup, something new, something different, something na hindi ko talaga gawin na ano yung parang, dahil hindi ko alam, mas nag-focus ako sa something, mag-focus ako ng something new. Kasi kung yung mga, dati nag-volleyball ako, dati nag-esports ako, alam ko na kung paano yun. So, yun na lang yung yun na lang mundo ko. Kasi ngayon, kasi ako rin, mayroon ako rin na, ano na, hate na hate ko yung pagbabago. Hate na hate ko yung gusto ko parang same lahat, yung ganun lang. Same friends, same family situation, same lifestyle, same everything. So, kapag may nagbabago, medyo nawawala ako. So, yun, tapos yung nag-ano rin yung sama depression. Kasi hindi ko na alam, hindi ko alam kung paano ma-fumit in sa life. Lalo na nag-graduate ako. Kasi, graduate na ako, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Anong gagawin ko? Kasi, di ko rin alam kung anong pag-aaral ko sa university. Mahal-mahal pa man din. So, ayaw ko rin mag-sign kasi wala rin akong ganang mag-aral. Wala na rin akong ganang mag-aral nun. So, tinatry ko talaga na something different. Lagi akong kumagawa ko ng something different. Something na hindi ko talaga gagawin. Tapos, tinatry kong kumain kahit ayaw ko. Tapos, gumagawa ko ngayon ng YouTube videos. Nanonood ako ng mga movies na hindi ko gusto, yung mga nag-read ako ng mga scary movies, scary, tapos parang mga emotional movies, parang ano, tapos nagmamaraton ako ng movies. I talk a lot with my friends kasi dati tahimik lang ako, hindi ako talaga nakinakausap ang kaibigan ko. So yun yung maganda, yung basta mag-open up, tapos kausap yung pa, or gumawa ka rin ng journal mo, yung parang every morning bago ka ano, pagkagising mo, sulat mo yung mga yung feel na feel mo yung day na yung kakagising mo na yun, o kaya rest of the day, basta nagsusulat yung mga feeling mo, yung masasamang feeling mo, masasayang feelings mo, isulat mo lang kahit isang word lang, one line, three lines, o kahit three pages ang gawin mo, it's okay. Basta, kasi alam mo yung maganda yun kasi parang nalalabas mo siya. Hindi mo man siya sinasabi kahit, kasi kung ayaw mo siyang sabihin. Kung susulat mo siya, maganda. Tapos, kapag wala kang masulat, i-write mo siya na ganun. Tapos, write mo siya. Tapos, pag yung mga masasama, lagyan mo antonym niya yung parang something great, something ganun. Tapos, take photos. Take a lot of photos. Na, basta yung maglakad-lakad ka, ganun. Yung basta huwag ka lang mag-stay sa bahay ninyo na yung ayoko ng ganito, kaya laging mong gawin yung same exact routine mo, o punta ka ng gym, or mag-exercise ka. Hindi mo naman kailangan mag-gastos para mag-exercise eh. So, mag-exercise ka, ganun, or something, kahit kunti lang, mag-basketball ka, mag-volleyball ka, badminton, ping pong, ang raming sports, ang raming activities na pwede mong gawin na something different. Na hindi mo yung iniisip mo palagi yung same thing na alam mo yung actually yung brain natin is yung parang pag mas iniisip natin, mas lumalala yan. Tapos bigla na lang natin, papaniwalaan na lang natin yung bagay na yun. Pero take care palagi yung health mo kung kinakain mo. Huwag mo siya nang pero yung more veggies, more fruits, karne, chicken, basta yung mix mo lahat ng mga, basta kumain ka yung ano, hindi mo naman kailangan i-force yung sarili mo na yung hanggang magsuka ka.
Tama, ano, try mo yun. Tapos, pagod ka na, just relax. Yung parang, yung kahit na yung feel mo na nahuhuli ka na sa mga kaibigan mo, to each their own path nga, diba? Sabi nila na, kanya-kanya, merong sariling path yan na, baka sa'yo, mag-stay ka, ano, yung parang, dahan-dahan ka, may ibang path ka na pupuntahan. May mga kaibigan mo, huwag mong tularan mga kaibigan mo. Ako lagi kong kinocompare lagi yung sarili ko sa mga kaibigan ko na ano nila, ang papayat nila, ang tatalino nila, ang gaganda nila, ganun, na ewan, hanggang ako na insecure ako sa height ko noon. Hanggang ngayon, actually, medyo na insecure ako kasi ako yung pinakamatangkad. So, di naman sila maliliit yung mga kaibigan ko. Actually, they're, matatangkad din sila. Pero feel ko is parang ang na-insecure ako sobra kapag kasama ko sila. Pag nagpa-picture kami, na-insecure ako sobra sa height ko na parang ang giant ko, tignan, ang laki-laki ko, tignan, sobrang laki ko na hindi ako mag-fit in. Yung first, anong sa akin, yung mag-fit in ako sa isang lugar. Mahirap. So yun, na talagang, di ko sinasabi sa kanila, pero yung wala akong pinagsasabihin, talagang feel na feel ko lahat. Wala. Parang, I'll just stay here. Parang, wala akong magagawa niya. Wala akong tulong. Wala akong nothing. Ganon. Pero, basta isipin mo na, may iba, may, ano, actually, ito, may internet na tayo. Pwede kang gumawa ng video mo na, yung kung anong gusto mong sabihin sa sarili mo na, kung ano, isipin mo na, may parallel universe ka na, kung anong gusto, o kaya yung sa sarili mo talaga. Kasi parang tumitingin ka sa sarili mo eh, pag nag-videos ka. So, nakikita mo sa sarili mo na kung anong gusto mong sabihin sa sarili mo. Tapos, panoorin mo yun. Pakinggan mo ko yung mga ganda, tapos makinig ka rin ng mga musics, kanon. Basta, kung anong gusto mong gawin. Anong gusto mong sabihin sa sarili mo? Kung ay yung mga good things yung mga sabihin mo sa sarili mo na yung makikita mo, parang i-compliment mo yung sarili mo. I like my hair, I like my skin tone, kung anong body ko, lips ko, face ko, eyebrows ko, ganun. Basta sabi mo lang yung something nice, yung personality mo, ganun. Parang, tapos, yun. Kung basta try mong, wag mong ibago yung sarili mo sa ano, sa na bigla na yung pagbabago ka nalang gusto mo. Happy ka, ganun na, ano. Pakita mo kung sino ka talaga. Alam mo, try mo na, ano, hindi naman, actually, hindi, sabi nga sa akin ng doktor ko din na hindi madali, hindi agad-agad na kahit bibigyan ka ng gamot, hindi dali-dali na sasaya ka, bigla na lang, hey, kasi gaganon ka. Kasi hindi naman magic pills yan eh. Tutulungan ka lang, kasi chemicals pa rin yan. Pero tutulungan ka sa body mo. Pero, it's your own body, ikaw may alam kung anong gusto mo. Actually, mga doctors, is hindi ka nang pipilitin uminom ng gamot eh. Sasabihin nila, kasi maraming side effects yan. Kung di ka comfortable, hindi ka nila pipilitin. Hahanap silang alternative for you na kung anong gusto, kung pwede mong gawin. Na kung magtitika, mag-yoga ka, mag-relaxation, basta ganun. Ako natin, pinili ko is uminom ako ng gamot kasi ako, nahihirapan ako. Kung napapansin nyo ngayon kung paano ako magsalita, medyo parang nahihinga lang ako kasi may problema ako sa lungs ko. Tapos, yung heartbeat ko is mabilis. So, parang, kahit nakupo ako is parang hingal na hingal ako. Ganun. Basta, try nyo lang. Kaya ninyo kung, or comment down below kung ito lang nafe-feel ninyo. Kung basta kung, paano kung yun, o kaya kung na-diagnose din kayo kung paano yung sinabi sa parents din. Ako nervous ako nang sinabi ko sa mama ko kasi tsaka ayaw ko rin sabihin sa sarili ko yung parang accept sarili ko na may problema ako. Akala ko that is yung parang problema ako. Kasi ayaw ko maging problema yung parang itong feeling ko na to, yung depression is problema na hindi ko alam. Basta feel ko na sobrang something bad. Kasi diba, sa Asian families, hindi pinag-uusapan ng mga ganito yung mga anxiety, panic disorder, panic.
pag napapanik ka, yung ano. Kasi sabi nila na, nag-iinarte ka lang. Tiisin mo. Ganun. No. Kung ano, punta ka sa mga doktor ko, kausapin mga kaibigan mo, closest friends mo na ganun. Kaya sa mga teachers mo. Basta, something close na ano, basta try mo lang. Kasi kaya mo. Sigurado akong kaya mo. Ako minsan, ano, kakayahanin mo yan. Maraming taong, hindi lang ikaw yung nag-iisa na nahihirapan. Kaya andito yung internet para mag-share tayo ng mga ano, ng mga experience natin. Tapos may mga, ngayon sobrang dali sa atin na yung makipag-close sa ibang, kahit sa isang dulo ng mundo. Ngayon, madali pa lang sa atin kasi andito yung internet. Pwede natin, we can have friends on the other side of the world na hindi natin ma-imagine magiging close natin. Ganon. So, yeah. Ano kung, comment down below ko ano yung mga experiences ninyo, kung meron ba kayo, naramdaman nyo ba dito, kung anong naramdaman ninyo, ganon. Basta, think positive and take your own time. Kaya mo yan. Basta, kung alam mo sarili mo na kaya mo, kakayanin mo yan. Kasi, andyan yung mga people around you, mga close friends mo, family mo, close friend, mga pinsan mo, ganun. Andyan sila. Pero, natutulungan ka nila, yung sasabihin ka ng encouragement lang, ganun, to a certain point. Kasi kung di mo na sila papaniwalaan, hindi rin wala rin mangyayari. So, yun. So, that's it. Kung gusto nyo pa, kung mayroon kayong gusto ng mga videos na gusto nyong pag-usapan ko, kaya, or kung anong topic ang gusto ninyo, or body positivity, tungkol sa makeup, hair, wag nyo akong basahan kasi hindi ako magaling sa hair, or mga scary stories, mga stories na gusto nyong basahin ko, or videos na gusto nyong gawin ko, comment down below and hit like, tapos subscribe. So, till next video, bye-bye!